Magandang araw, guys. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang mga videos ni Idol Rafi Tulfo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mismong si Sir Idol Rafi Tulfo. Hi guys, my name is Raymond Sevilla at kung bago kayo sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the notification bell for more videos dahil marami pa tayong pag-uusapan. Ginawa ko ang video na to, ang Rafi Tulfo in Action Latest Review, ay upang pag-usapan at maintindihan kung bakit nga ba viral at patok sa masa ang mga videos ni Idol Rafi Tulfo. Meron akong mga ilang dahilan kung bakit, at actually maraming dahilan kung bakit patok sa masa si Idol Rafi Tulfo. Pero magbibigay lang ako sa inyo ng pito. Pito na sa tingin ko ay napaka-importanting parte ng kanyang success. Una, ang kanyang mga video ay hango sa totoong pangyayari ng mga buhay. Tayo kasi mga Pilipino ay mahilig manood ng mga drama. Kuminsan nga, di ba? Pag nanonood tayo ng TV, yung mga malabas na drama, talagang makikita mo na talagang inaabangan. Tapos, parang talagang yung sarili natin ay inilalagay natin dun sa sitwasyon, dun sa palabas. Na alam naman natin na yung mga palabas na yun ay fictional. Di ba? So, dun nga sa mga fictional na mga palabas, tayo ay, alam mo yun, parang pakiramdam natin, nandun tayo. Kapag nasasaktan yung bida, nasasaktan din tayo. How much more dito sa palabas ni Sir Rafi na talagang ito ay hango sa totoong buhay. Kaya ang mga palabas niya ay patok. At ang mga bida rito ay yung mga tao mismo na nakaranas ng mga ganong pangyayari. Pangalawa, nakaka-relate ang bawat Pilipino. Sino ba namang hindi makaka-relate? Kasi once in our lifetime, may mga pagkakataon na nangyayari din sa atin, sa mga buhay-buhay natin, yung mga nangyayari doon sa mga taong nagre-reklamo or pumupunta sa studio ni Sir Rafi para ikwento, isalaysay yung mga nangyayari sa buhay nila, mga hindi pagkakaintindihan, mga alitan, mga hindi pagkakaunawaan, at mga bangayan. Kuminsan, hindi lang minsan, pero talagang once in our lifetime, nangyayari din yun eh. Kaya nakaka-relate tayo. Kaya gusto natin panoorin kasi nakikita natin yung mga sarili-sarili natin dun sa mga taong pumupunta doon o sa mga complainant. Pangatlong rason kung bakit patok sa masa ang Rafi Tulfo in Action, dahil nabibigyan ng hustisya ang mga naaapi. Yun ang isa sa pinakadahilan talaga. Kung makikita kasi natin, ano, parang sa mga pinapanood nyo doon, karamihan, merong nang-aapi at merong inaapi. Tayo, nakaka-relate tayo palagi dun sa inaapi. Naaawa tayo, gusto natin silang tulungan. Ako nga, kung minsan talagang napapaiyak pa ako eh. Hindi ko naman kaano-ano yung mga yun. Pero dahil nakaka-relate ako ng sobra dun sa pangyayari sa buhay nila, pati ako napapaiyak. At tingin ko naman, hindi lang ako, no? Marami sa mga kababayan natin na ganun din yung mga nararamdaman. Ayun. So, inaabangan natin palagi na anong kahihinatnan ng istorya ng buhay niya. Ano ang tulong na maibibigay ni Idol Rafi para mabigyan ng katarungan. Kaya kung minsan, talaga hinihintay natin. At madalas ha, nabibigyan ng hustisya. Kaya tayo nanonood kasi bukod sa nakaka-relate tayo, nakikita natin na may natutulungan talaga. Nakakatulong si Idol Rafi. So, yun ang isa sa mga dahilan. Pang-apat na dahilan, ang programa ni Sir Rafi Tulfo at siya na rin mismo ay nagbibigay ng pag-asa. Minsan sa mga buhay natin kasi, ano, tayo yung mga Pilipino, dumarating tayo sa point na nawawala na rin ang pag-asa. Nandyan yung problema sa harap natin, pero tipong nawawalan tayo ng option, hindi na natin alam kung ano yung mga gagawin natin. At yun ang dahilan, parang nagiging last resort. Hindi naman siguro, pero ito na yung the fastest way na alam ng mga kababayan natin
kung paano masusolusyunan yung kanilang mga problema ay humingi ng tulong kay Sir Rapi Tulfo. Dahil nakita nga nila kung paano umaksyon si Sir Rapi at napakabilis. So, nagbibigay siya ng pag-asa dun sa mga pangkaraniwang tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Nawawalan ng pag-asa na masolusyunan yung kanilang mga problema. So, kung minsan, hindi lang po lahat ng mga pumupunta kay Sir Rapi, sila lang yung may problema. Kahit po tayo, kahit po kaming mga viewers, kaming mga fanatic ni Sir Rapi, meron din mga problema. At kung minsan, nawawala ng pag-asa. Doon natin nakikita, doon tayo na motivate, doon tayo na i-encourage na hindi huli ang lahat. Maraming pwedeng gawing paraan at kailangan lang natin na lumaban, maging matapang. Kaya, huwag tayo mawala ng pag-asa. Yun ang isa sa mga sinasabi ng kanyang programa. Yun ang isa sa gustong iparating ng kanyang programa na huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung alam mong ikaw ay nasa tama, nasa katwira ka, ipaglaban mo yan at hintayin mo na darating din sa iyo ang hustisya ang nararapat sa iyo. Yun ang isa. Panglima, ang Rapi Tulfo in Action or si Sir Rapi mismo ay nagbibigay kaalaman tungkol sa batas. Lalong-lalo na sa batas natin sa Pilipinas. Maraming mga tao po, majority ng mga tao, kahit ako, very limited ang alam tungkol sa batas. Yes. Kaya kung minsan tayo mga Pilipino, dahil sa kakulangan sa kaalaman tungkol sa batas natin sa Pilipinas, hindi tayo nabibigyan ng hustisya at kung minsan naaabuso ng mga taong may alam sa batas at alam kung paano pasisikot-sikot ang batas. So, dahil sa programang ito, na-educate tayo na matutunan kung ano nga ba yung batas. Ano yung batas para sa atin? Paano tayo makakuha ng hustisya? So, dito tayo natututo. Diba? Kaya ang daming nanonood. Kasi kung minsan nakaka-relay tayo, ah, itong palabas na to, itong nagre-reklamo, parang ako, ganito rin yung reklamo ko, ganito din yung problema ko. At pinapanood natin yun para makita natin kung ano yung solusyon, kung paano gawin yung mga bagay-bagay, kung paano natin ipaglaban yung ating karapatan. Kaya siya pinapanood. Pang-anim, nagbibigay ng satisfaction dun sa mga viewers. Yes. Kasi, pag nakita nga natin ano, na mayroong mga inaapi, mayroong nang aapi, nagagalit tayo eh. So parang tayo, relate na relate tayo doon, naaawa tayo doon sa mga nagko-complaint o kung minsan baligtad pa yung mga kino-complaint, sila pala dapat ang magreklamo pero it goes the other way around. Alam mo yun, yung bugso ng damdamin, yun, at the end of the story, nabibigyan tayo ng satisfaction. Kasi nakikita natin na nabibigyan ng tamang hustisya yung mga naaapi. So parang pelikula nga, di ba? Bago magtapos yung pelikula, nasa-satisfy tayo. Kasi nabibigyan ng dapat na hustisya or nabibigyan ng hustisya kung anuman yung mga kinaing ng mga bida o yung mga nagko-complain. Pang-pito, at ito na yung pinakahuli sa aking listahan, si Sir Rapi Tulfo ay isang ehemplo ng katarungan. Nagsisilbi siyang ehemplo ng katarungan. Ito no, si Sir Rapi po ay isang mamamahayag. Hindi siya abogado, hindi siya kung ano-ano man. So, yung power niya is very limited sa kung nasaan siya ngayon. Pero hindi ito pumigil sa kanya para gawin ang tama. Diba? Ay mamamahayag. At ginamit niya yung kanyang pagiging mamamahayag para makatulong sa kapwa. Para makatulong sa tao. So, siya ay ehemplo ng katarungan. At nagsilbi na rin na parang eye-opener sa atin na lahat tayo pwedeng tumulong. Lahat tayo ay may kakayahang tumulong kahit sa mga maliliit na bagay na pwede nating ibigay. Diba? So, hindi kailangan na maging professional, hindi kailangan na maging superhero ka, hindi kailangan na ikaw ay presidente ng Pilipinas para ikay makatulong, hindi kailangan na ikaw ay super yaman para makatulong. Even the smallest one, even the
tiny ones na ikaw ay makakatulong, tutulong ka. So, si Sir Rafi ay isang ehemplo ng katarungan at siya ay isang halimbawa na isang mabuting mamamayan. Okay guys, yun po. Doon po nagtatapos ang ating review tungkol dun sa channel ni Idol Rafi Tulfo at sa kanya na rin. Sana panoorin niyo pa yung kanyang mga videos at tangkilikin at magsilbing aral sa atin yung mga nangyayari doon na alam na natin kung ano mangyayari kapag ka dumating tayo sa punto na tayo naman ang may problema. Hindi ko naman sinasabi pumunta kagad kayo sa Rafi, pero at least meron na kayong idea kung ano ang inyong gagawin para hindi tayo maapi. Diba? Yun lang. Maraming salamat. At yun nga, don't forget to subscribe my channel. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa akong mga re-reviewin ng mga channels, mga YouTube channels na nasa tingin ko ay karapat-dapat nating bigyan ng review. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.